Hello everyone! Welcome back to my channel! So ngayon naman, gagawa tayo ng Creamy Maha Blanca with a twist, dahil ginaya ko ang sikat na Middle Eastern dessert na tinatawag nilang Mahalabeya. Pero Pinoy version lang to, at ang mga ingredients napakasimple at madaling hanapin. Pero bago ang lahat, please don't forget to subscribe this channel and press the notification bell. At para naman sa ating mga ingredients, kailangan natin ng 1/2 cup white sugar. Kailangan din natin ng sweet corn. Or mas mabuti yung creamy style sweet corn. Meron din tayong condensed milk and coconut milk. Gagamit din tayo ng corn flour, around 1/2 lang or 1/2 cup nito. At meron din tayong fresh milk or whole milk, around 600 ml. At huwag kalimutan yung ating water. So, para sa ating first procedure, ilagay lang natin ang ating corn sa ating blender. At ilagay na rin natin ang ating milk or coconut milk. Coconut milk pala. At isunod natin yung sugar. At pag sinipag pa rin kayo, ilagay nyo na rin yung isa pang packet ng milk. Ayan. At i-blend lang natin ito hanggang sa matunaw ang ating sugar at maging blenderized na rin yung ating corn. At ayan, na-blend na natin yung ating corn for only few seconds at hindi umabot ng isang minuto. At ang susunod, ilalagay natin to sa ating saucepan para pakuluin. Pero bago yan, ilagay natin ang ating natitirang packet milk or fresh milk. At isunod na rin natin yung condensed milk. Yan, isang lata ito. Around 390 grams ba or ml. Basta yung isang buong can. Ayan, simutin lang natin ito. Sayang naman yung tamis. So, sunod naman natin gawin ay ilagay yung ating 1/2 cup na cornstarch or corn flour at ilagay natin ng 3/4 cup na water. Hindi nyo nakita yung nilagay kong 1/4 cup. Yung nakita nyo lang ay yung 1/2 cup. At haluin ito at tunawin. Tunawin natin hanggang sa matunaw yung ating cornstarch. At ang sunod nyo naman ay buksan yung apoy at simulan pakuluin yung ating liquid mixture. Haluin lang siya ng haluin hanggang sa kumulo ito. At pagkatapos, ilalagay din natin yung ating cornstarch. I mean yung natunaw nating cornstarch. So ibuhos lang ito sa ating kumukulong gatas at haluin ulit. So ayan, haluin pa rin siya ng haluin hanggang sa mangaday na yung kamay ninyo sa kakahalo. Pero huwag kayong susuko para ma-achieve nyo ang gusto nyong texture at maluto yung ating cornstarch. Hindi naman matagal to maluto, hanggang 3 to 4 minutes lang naman, hanggang sa kumulo ng kumulo siya at medyo sticky na yung ating texture. At medyo ingat lang tayo kasi napaka init po yung talsik ng ating gatas. Masakit po yun.
kasing sakit nang makita mo siya na masaya na sa iba. Charot lang. So, huwag titigil sa paghalo para yung ating gatas ay hindi masunog. So, halo hanggang sa ma-achieve natin yung ating texture na creamy texture or sticky texture. At ayun na nga, naluto na siya at excited na ako ilagay sa ating ice cream glass. Hindi ko alam, hindi ako sure kung ice cream glass. Basta parang ice cream glass siya. So, nilagay ko siya dito para social naman siyang tingnan at saka social pag kinain mo siya. So, ayan. At dahil tatlo lang yan, nilagay ko na yung mga natitira sa ating aluminum plate. Ayan, three pieces ng aluminum plate. So, small size lang to. Pero kung gusto nyo lang mas malaki, pwede rin. Ayan, ibuhos lang natin lahat ng ating gatas sa ating plate. At pagkatapos, i-flat lang natin siya gamit yung ating spatula. So, okay lang yan. Kasi, hindi naman to titigas agad-agad. Dahil ito ay creamy maha blanca. At ayun na nga, nalagyan na natin lahat ng ating aluminum plate. At sunod naman natin gawin ay maglalagay na tayo ng ating cheddar cheese. So, gagamit lamang tayo ng grater, yung cheese grater. Mas maganda na pino. Pino yung pang-grate natin. So, ilagay lang to sa ating top ng ating maha blanca. Ayan. Napaka-cheesy niya. Parang yung jowa mo na napaka-cheesy sa'yo. Ayun, nakakakilig. At lalagyan din natin ang ating social na glass. Yung pang ice cream glass na ginawa kong mahablangka glass. So, sa Mahalabeya, ganitong klaseng glass ang nilalagay nila. So, parang nakakatakam, di ba? Ayan na, lagyan din natin siya ng ating cheddar cheese. So, kung gusto nyo ng mas cheesy yung ating maha blanca, ay lagyan nyo lang to. Lagyan nyo hanggang gusto nyo. Hanggang sa magsawa kayo. Charot lang. So, ayan. Tapos na yung ating toppings. Yung ating cheddar cheese. So, susunod naman natin gagawin ay lagyan lang ito ng cling wrap or plastic roll or cling film. Kahit anong tawag nyo dyan. Basta yung plastic na ikakover sa ating glass para paglagay sa chiller eh may cover siya. Ilalagay pala natin to sa ating fridge or refrigerator ng 3 to 4 hours at least para pag kinain natin siya ay malamig. So, hindi kagaya ng maha blanca, yung native na kakanin, pwede nyo siyang kainin na mainit pa. Pero ito, mas malamig, mas masarap. At ayan, ready na ito para ilagay sa ating fridge at antayin lamang po ng 3 to 4 hours or more bago ito kainin. Dahil mas masarap pag mas malamig. At ito na nga ang ating pinalamig na creamy maha blanca. So, excited na ako tikman ito. Ayan na.
So, ang texture ng ating maha blanca ay hindi matigas. Ito ay napaka-soft and creamy at jiggly. So, ayan, hanggang dito na lang dahil natatakam na akong kainin ito. Hanggang sa muli, thank you for watching. Please don't forget to subscribe my channel and press the notification bell. Bye!